tingin niya kung anong pala po dyan, di muwi ka na lang. Wala naman, wala naman nangyayari sa ano mo dyan eh. Hindi ko alam kung sino binubuhay mo. Eh lang ano ko kung ano, muwi ka na lang. Kasi ayaw mo yata iwanan yung lalaki mo dyan. Reklaming misis sa ibang bansa din po. May ibang lalaki daw po ito at hindi nagpapadala sa kanila. At may mga pictures po na may ibang ka-video call si misis. Ibang lahi po ba yan, sir? Yan, Pakistan. Isang lalaki lang yan, Bernard? Opo. Sir, ikwento niyo po kay sir kung paano niyo po na nahuli si misis. Yun nga po yung ano eh, yung nalungkat ko yung Facebook niya, yun, nakita ko. Saka bira lang po magpadala to eh. Bira lang po magpadala ng pera. Unang alis niya, 3,000, 5,000, makalipas ng mga 7,000, wala na. Tapos, nagbibigay siya ng pera, pambayad sa utang. Kasi ang ginagawa niya po, nangungutang sa Bay Abroad. Yung mga kamag-anak po, yung sul-sul eh. Nangungutang siya, tapos yung pera niya, hindi niya sinasabi kung saan niya dinadala yung pera niya. Ang kasagot po ito, bumibisita yung pinsan niya po, ayun ang mastermind na nagsasul-sul po sa kanya eh. Kasi inamin niya sa akin yun, datang utang niya, hindi sa akin niya, kay Jube tsaka Edna. Inamin niya po yun. Tapos binura niya lahat ng sulat sa Facebook nun eh. Binura niya po. Kaya wala yung ebidensya na galing sa kanya yung inamin niya na galing sa asawa ko. Kailan siya umalis? Ano po? Nung ano po eh. 2021 po. Nasaan siya ngayon? Abu Dhabi. Ano siya? OFW siya na ano? DH? DS po. DH sa Abu Dhabi. Oh, DH. Kailan ang finish contract niya? Itong August po siya. Itong August? Oh, so dapat nakabalik na siya? Kumuha po siya ng tourist visa raw. Tourist visa. Oh, hindi raw siya uwi, tourist visa. Eh, yung problema kasi nga, may lalaki, kaya ayaw niya nga ano, eh. Anong sabi ng agency? Lumapit ka na ba sa agency niya? Wala, lumipat na po, ilo sa Pasay daw eh. Okay, siguro ilocate natin yung agency niya para malaman natin kung anong status niya, kung kailan siya babalik, di ba? Hindi, August po talaga eh, August ang ano eh. Nasa akin yung ikama niya eh, August nga nakalagay eh. August, katapusan ng August. So, expired na rin yung ikama niya? Oh, kumuha po siya ng tourist visa ngayon. Itong katapusan. So eventually, TNT na siya ron? Nagtatago na lang? Hindi ko po alam. Tourist visa daw eh. Sige, tingnan natin kung paano magagawa ng remedyo. Ano yung gusto mo? Pabalikin sa Pilipinas? Oo, pamilang po. Kasi nag-iba na po ugali yung napunta doon eh. Kasi nga, may kaibigan na siya doon, yung pinalis ng kapatid ko. Yun, di na nga movie yun. Dahil alam na rin yung mga galawan doon eh. Wala, naglulukot po sa ako talaga eh. Okay sana kung nagpapanala buwan-buwan, di walang problema eh. Pag di na siya mo, sabi ko sa kanya, balik mo ulit yung titulo kahit di ka na mo eh, wala nang problema. Anong titulo? Ninakaw yung titulo ko eh. Titulo ng lupa? Oo, bahay po. Paano? So, ninakaw yung sa bahay namin. Teka, so yung titulo mo, when you say titulo, yung may transfer certificate of title na registrado sa register of deeds, opo. Kinuha niya yung owner's duplicate copy mo? Oo, yung original. Gano'ng kalaki yung lupang pinag-uusapan? 70 lang po yun eh. 70? Oo. Sige, pag-usapan natin off-air kung anong pwede mong gawin, ha? Para makakuha ka ng titulo, ha? Puro pa nga ako kasi sinalaan niya sa matanda, katapat lang namin bahay, yung matanda. Mm-hmm. Ang problema, hindi inamin sa akin ng matanda na sinalaan ng asawa ko. Asan yung titulo? Sinala? Sinala niya doon sa tapat ng bahay namin. Yan yung problema. Hindi inamin sa akin ng matanda na sinala niya yung titulo. So yung titulo, hawak ng matanda? Oo, nadudun po sa kanya. Sir, wag niyo pong masamain, pero wag niyo rin pong sabihin na magpadala na lang ng pera kahit wag niyo siya pangit po din pakinggan. Pangit ako, sir. Opo. Siguro, sir, kausapin niyo din po, siguro nakikinig po si Ma'am Christina ngayon. Baka may mensahe po kayo sa kanya, sir. Umuwi na lang po siya kung ano. Kasi wala naman po rin nangyayari. Hindi man po nakakatulong. Kamag-alak lang po binubuhay niya eh. Mm-hmm. Oo, kamag-alak lang po binubuhay niya eh. Wala naman eh. Dalawa anak ko, dalawa college. Hindi siya nagbibigay ng pera. Yung tubig kurente, pagkain araw-araw, tsaka yung baon. Ano pong trabaho niya, sir? Barbero nga po ako eh. Okay. Kaya malakas ang loob niya kasi alam na alam niya yung galawan doon sa lugar namin kasi may mga presyo doon. Kaya alam na alam niya yung galawan namin na anong ginagawa ko. Kaya alam na alam niya doon. May sabi hanap buhay ka naman. Oo, barbero nga po ako eh. Yung nga po to, kaya malakas ang loob kahit di na magpadala. Kasi alam niya, kaya ko buhay yung pamilya ko. Ang binubuhay lang nito, hindi ko alam, lalaki binubuhay niya o kamag-anak niya. Dalawa lang po yun eh, kamag-anak niya o yung lalaki niya. Yung mga bata nasa'yo? Opo. Ilan taon na sila? Grade 7 at grade 12. Okay. May private po yung dalawa eh. Private pa. So kaya naman, nasusustain mo naman so far? Oo naman po, kasi problema lang ko yung titulo, yung hinaka ko niya. Sabi ko, balik mo lang yan. Puro pa nga ako lang po. Kunin mo yung telephone number ko mamaya at tuturuan kita kung paano gagawin mo ha. Tungkol sa titulo ha. Kung mayroong problema, mag-usap kayo bilang mga magulang kasi may anak po kayo. Oh. Siguro sir, ito po,
Ito po yung chance, sir. Ito po. Pati na kung anong balak mo dyan, di muwi ka na lang. Wala naman nangyayari sa ano mo dyan eh. Hindi ko alam kung sino binubuhay mo. Ayun lang ano ko kung ano, muwi ka na lang. Kasi ayaw mo yata iwanan yung lalaki mo dyan. Baka, ewan ko, baka mamaya pagkatuluyan kaya, mangutang ka rin dyan eh. O yung ginagawa mo sa akin gano'n, nangungutang ka, sulsulong ka ng kamag-anak mo, wala naman problema sa akin eh. Kung tinutulong mo sa amin, wala naman, sino ba binubuhay mo? Sila. Ayun lang po, yung tagang ano ko eh. Sige po. Ang mangyari po, pwede po nating ipatawag din po sa UWA para malaman po yung kinaroroonan din po, matrace po ng yung agency. Oh, sige. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Baka mag-reach out naman po sa amin si Ma'am Christina, sir. Okay? Salamat po.